Hi guys, welcome back to my channel. And for our today's video po, kasi po may nag-email sa akin kahapon. Tinatanong niya, Ate, ano po daw yung pagkakaiba ng DH sa Hong Kong at sa Middle East? Ako naman po, ang ikukwento ko po ay based on my experience, hindi po sa ibang tao, sa akin po. Kwento ko muna yung mga importanteng bagay tungkol sa pag-work ko dito sa Hong Kong. Unang-una po dito, yung pinakamaganda dito, yung contract natin, sinusunod po ng mga employer at saka ikaw din dapat mong sundin kung anong nasa laman ng contract. Kasi meron naman po tayong kasunduan, meron naman po tayong kasunduan sa ating employer na dapat gampanan natin yung mga tungkulin natin bilang isang manggagawa dito sa ibang bansa. So una, yung day off dito sa Hong Kong is once a week. And then, hindi ko po alam sa Middle East, kasi ako, pag lumalabas ako doon sa Middle East, magsisend ng pera, tas pupunta konti sa mall, konting oras lang, tas babalik na naman po sa bahay. Ikaw, compare ko sila about sa mga maraming bagay, syempre may pagkakaiba, kasi parang dito, more on freedom, and then you have your own holiday na syempre yung Sunday or Saturday, pwede mong pagpipilian yun ng employer nyo kung ano yung mapag-usapan nyo na araw na pwede kang mag-holiday. Kung gusto nyo po ng freedom na makapagpahinga din kayo every Sunday or once a week, dito sa Hong Kong, okay yung mga employer about doon kasi sinusunod nila ang laman ng kontrata. And then, yung ibang gawain na iba sa Middle East, dito more on lakad tayo pag naghahatid, nagsusundo, nagpupunta sa market, o kahit na mamasyal tayo, kailangan pong maglakad. Kasi po, hindi po siya tulad ng Middle East na magka-car, may driver sa labas, inaantay kayo, or namamasyal kayo, tas may mag-aantay ng driver sa labas. So, yun lang ang ano. Pero, very convenient naman siya. Kasi po, on time lahat ng mga transportation dito like bus and train. Abot naman po sa work, dito po kasi sa contract, in-specify nila kung ano yung work mo dito. Kailangan yung kasunduan nyo, pagdating mo dito sa Hong Kong, ganun din yung work mo. Kunyari, magbabantay ka ng matanda, mag-aalaga ka ng aso, or maglilinis ka ng bahay with car wash with children. Ganun yun. Kailangan naka-specify sa contract mo na ganun yung work mo. Pero na-experience ko po sa Kuwait, lahat po ng mga pangangailangan ko sa banyo, yung sabon at saka yung mga gamit na pambabae or mga napkin natin, binibigay po ng employer natin. At sa kapagdating po dito, more on ikaw yung bibili para sa sarili mo. Kasi po, hindi lahat ng bagay dito free, syempre. Yun. Tayin nyo na lang po yung next video ko na i-upload na kung ano yung mga basic na ini-interview ng mga broker sa applicant nila papunta dito sa Hong Kong. So, yun lang po.